So pagkatapos nga po ng laban ni Naoya Inoue kay Filipos Ngitumba ay ang sunod na usapan next na si Inoue. Pero parang malabo pa po mangyari yan sa susunod na laban po ni General Casimero. Dito po sa video na ito pag-uusapan natin kung hindi si Inoue, sino ang sunod na pwedeng makalaban or dapat makalaban ni Casimero. Sasabihin ko rin sa inyo kung sino yung aking tunay na napupusuan na sana makalaban ni Casimero. Ito po ay opinion po lamang at sasabihin ko rin sa inyo in detail po as objective as I can. Sino ba yung mga, meron na akong listahan dito sino ba dito yung mga pwede talaga makalaban ni Casimero? Ito po yung ranking ng WBO because I'm assuming that WBO will be the route that is going. So parang gusto niya makakuha ulit ng WBO World Champion. Pero pwede naman din siya makakuha ng ibang title fight, no? Sa iba pong sanctioning bodies. Anyway po, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe, hit that notification bell. Pag-usapan na nga natin ito, no? So, pag-usapan na natin yung listahan muna, no? At meron na akong clue dyan sa baba, nakasulat, no? If not Inoue, next kick sa Orgos, America. Sabihin ko na kagad sa inyo para hindi na kayo magduda, magtanong, bakit po siya nilagay Orgos, America? Kasi po may isa pong interview na sinabi po ni Sir Stephen Lunas na ang next potential fight ni Casimero ay baka po sa Amerika sa Orgos. Oh, parang may ano, may plano talaga. Orgos sa Amerika. Meron akong sasabihin sa inyo, parang eksakto, may pinaplano sila, no? Sabihin ko na yan dito mamaya-maya. Pero pag-usapan muna natin kung sino yung magandang posibleng makalaban niya next fight. And don't expect that it's Naoya Inoue. Because Naoya Inoue is fighting in July kay Stephen Fulton. Number one po siya sa WBO at ang laban po ni Naoya Inoue ay sa July 25. July, August, magkadikit ah. Ano kaya ibig sabihin nito? Anyway, gusto ko rin sabihin. So, sa number 2 na tayo. Number 2, Rais Alim. Si Rais Alim may laban din sa eliminator yata to ng WBC kay Sam Goodman. So, si Sam Goodman yung number 4. So, Rais Alim, ay hindi pala. Rais Alim and Sam Goodman is eliminator. Double check ko lang sa inyo ha. Rais, kasi si ano pala yung WBC, si itong si Luis Neri eliminator, IBF si Rais Alim at saka si Sam Goodman IBF. So ang laban na yan ay sa June 18. So ibig sabihin kung August po ang sunod na laban ni Casimero, July, August, medyo disqualified na po yung number 2. Disqualified na rin po yung number 4. So, Luis Neri. Si Luis Neri naman, kakatapos lang po ng laban niya. Luis Neri recently fought. Double check ko lang ha. Para magkaliwanagan tayo. Kasi nilagay ko na dito. Luis Neri fought last and won again Azat Hovhannisyan last February 18. So February 18, kung wala pa sang schedule behind the scenes, baka pwede siya sa August. Teka, so candidate natin si Luis Neri, pero yan ba yung gusto kong makalaban niya? Pag sabihin natin. Ito naman Mukhmad Shekhov, medyo hindi sikat. He's undefeated 12-0 from Uzbekistan. Magandang ano rin, maganda ring pwedeng makalaban, pero I don't think he needs a fight with this guy, but it's also possible na makalaban niya yan because wala pang schedule sa Boxrec. Si Ryo Akaho, nakalaban niya na. Si Carl James Martin, isa rin sa pwede niya makalaban. Si Tomoki Kameda, which is also kakalaban lang noong February 25, could also be a potential prospect. Si Filipos, yung number 10 po sa listahan, nakalaban na rin po niya. So, ang pwede pong maging available, Luis Neri medyo alanganin din kasi si Luis Neri ang katotohanan nanalo siya kay Azat Hovhannisyan for the eliminator. So ibig sabihin ang gusto niyang kalabanin yung champion niya. So parang hindi ko alam kung ma-persuade siya, pero Stephen Fulton po yung WBC champion din. So posible bang si Stephen Fulton na makalaban niya? Yan ang next, no? And then malabo pero posible. So si Mumad Shekhov, si Carl James, si Tomoki Kameda ang nasa listahan. I mean, honestly speaking, meron pang isang gusto kong banggitin, David Picasso, pero yung David Picasso Mexican. Feeling ko posible ring makalaban niya yan.
So sasabihin ko na sa inyo, sabi nga ni ano Stephen Lunas nasa Amerika daw sa August. So kung kayo po ay may mga issue pa rin tungkol sa visa, hintayin na lang natin August bago natin pag-usapan para magkaalaman kung ano ba talaga. Pero I tell you, I think it's gonna happen. Yung Mexicano, feeling ko pinaka mabilis din David Picasso, although hindi siya nakarang sa WBO, this guy is ranked sa WBC. Pwede na rin para maging dalawa ang option po ni ano ni number 3 to sa WBC. So para maging dalawa ang option ni General Casimero, pwede siyang mag WBO road, pwede siyang mag WBC kasi number 3 to, number 2 si Luis Neri at saka si Naoya Inoue. So if he's gonna get a fight sa Amerika, most probably Mexican or yung malapit no, mas maganda, but that's an option. So kung ako naman tatanungin nyo, who I would rather if it's gonna be in the US, then yung David Picasso is okay if hindi available si Naoya Inoue, because ang I believe ang target nila Inoue in December sa Japan, no? So kundi si Luis Neri, itong Shekob from Uzbekistan, yung Tomoki Kameda also, and that's it. At yung David Picasso isama na rin. Pwede rin yung Akma Dilib. Actually guys, I believe Akma Dilib will also be a good fight para walang masabi yung mga tao. So kasi hindi masyado kilala yung David Picasso, pero I think David Picasso wala na masasabi ang mga tao kasi maganda po ang record ni David Picasso, 24 wins undefeated eh, and he's still very young. Parang yung mga panahon ni Manny Pacquiao, yung mga bata pinagtatatalo niya yung mga undefeated. So Akma Dilib, maganda. Tingin niyo ba okay si Akma Dilib? Akma Dilib, yung Picasso is okay, Luis Neri is okay. Yung Rais Alim kasi hindi na siya kasi alanganin yung June 18 ni, alanganin yung ano niya. So ang gusto ko idol Akma Dilib, Picasso or Neri, sana ang makalaban niya. At least may pangalan na yung Neri. Pero yung Akma Dilib ang pinaka feeling ko sana makalaban niya. Ano sa tingin nyo guys? Let me know what you think. Sino sa tingin nyo ang magandang next? Kasi malamang hindi pa po si Naoya Inoue, because July 25 ang laban ni Inoue, tapos August yung pinag-uusapan na laban ni Casimero. Let me know in the comment section. At saka baka hindi ka pa nakasubscribe, dito usapan lang objective, as neutral as possible, no? Hindi tayo pwedeng magaling 100% kasi syempre mga tayo masasabi. Pero gusto nyo marinig yung totoo, sa kaliwa, sa kanan, sa taas, sa baba, dito po yan sa channel na yan. Subscribe, hit that notification bell. Ako po si Pao Salud. Salamat. Boom boom pow.